Thank you for listening to Mission 316, bringing you closer to the Word. Luke chapter 14, starting verse 15, hasta 24. When one of those at the table with him heard this, he said to Jesus, "Blessed is the man who will eat at the feast in the kingdom of God." Jesus replied, "A certain man was preparing a great banquet and invited many guests. At the time of the banquet, he sent his servant to tell those who had been invited, 'Come, for everything is now ready.' But they all alike began to make excuses. The first said, 'I have just bought a field, and I must go and see it. Please excuse me.' Another said, 'I have just bought 5 yoke of oxen, and I'm on my way to try them out. Please excuse me.' Still another said, 'I just got married, so I can't come.' The servant came back and reported this to his master. Then the owner of the house became angry and ordered his servant, 'Go out quickly into the streets and alleys and of the town, and bring in the poor, the crippled, the blind, and the lame.' 'Sir,' the servant said, 'what you ordered has been done, but there is still room.' Then the master told his servant, 'Go out to the roads and country lanes and make them come in, so that my house will be full. I tell you, not one of those men who were invited will get a taste of my banquet.'" Hindi gid ko mag-absent sa sining banquet. In this story, kamo na diri ang main character, isa sa mga main characters. Hindi gid kamo mag-absent sa sining banquet. Ang una gin pang-invite, damo sang reklamo, damo sang excuses, wala nakaabot. Ano ning banquet? Para mention din nyo, kapin pa kamo nga mga bag-o. Kamo nga mga daan nga way kabulusan ni, you should have known about this already. Explain ko sa inyo. Ara sa may Thessalonians, maabot si Jesus. May trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. So, butang tabi maabot si Jesus, subong git mismo. Una mga patay nga nagatuo kay Jesus, una sila pak, saka sila to, caught up, ma-rapture sila. Kamo nga buhi, lang tabi tupad mong buhi na. Nan, siya na, siya na. Kung buhi na siya, siya na. Kung mag-abot si Jesus, pak, maupod kita sa iya, meet him and Lord in the clouds. Now, amo na ni Gason ang sugod sinang wedding banquet, amo na siya. 7 years ina, sunod sa kay Daniel. That will be a 7 years of feasting of the wedding supper of the Lamb. Diri man diri ang bima judgment ng tanan mo hinimuan nga maayo. Diri man ang awarding ceremony. Now, kun mabilin ikaw, hindi kayo magpabilin. Kun mabilin ikaw, butang tabi nag-rapture subong. Ari, abis ang salakyan ko, imo na lang na. Okay, ito, malakat ko yamang, okay? Kung mabilin ikaw, there will be 7 years of tribulation sa sining kalibutan nga ginsulat sa Book of Revelation. Nan ubuson mo ginatanan. Grabe na gini ang testing sa imo. Makasurvive ka lang sinadala sa sa Bible if you will be beheaded kung hindi ka magbaton sa mark of the beast nga 666 sa imo nga tuong nga kamot kag sa imo nga forehead. Abi mong problema, subom. I think 3 months ago, ginhack ang akon nga Visa card, abit debit card sa UCPB. Nila, tiyan mo ng problema. Subong, so, palibog ang ulo nila sa mga Visa card, sa mga ano, kung anong himuon para hindi moldapan. Iban sa inyo, nakuha ng PIN number. So, ma-phishing, ma-clone ang mga card. So, ang ginaisip nila, subong, nga ibutang na lang ang biochip, ang card, wala na ta card. Ibutang sa tuong nga kamot, kag sa nooman. Kaya mo na naman namin, kaya kung wala ka sa kamot, dami maalas. So, wala sila kabalong aaral na sa Bible, subong. Kung mag-rapture, kung mabilin, ikaw, ginanda ng bilog ng kalibutan, dapat arigid kamo sa inyo wedding supper of the Lamb. Kay kita ginapaanggid nga bride of Christ. Tisin na sa inyo lang taong tabi, subong. Ako, ma formal invitation. Ako, subong, total may servant mong giginatag yung invitation. Ako, subong, bilang alagad ni Jesus, I formally invite you to the wedding banquet sa langit. Sino matin? Bayaw kamot. Bayaw ka dyan lang taong taong RSVP nga dani. Sure nyo, matin ka mo? Nagbayaw ka mo ha? Mandaw nga mo itong way ka ba dito ha? Pangitaon, tagi ko mo ito. Pray nyo man ko, atuman ko dito. Kina tayo ito, tatanan. Now,
kung wala ka dito, ari ka sa kalibutan gaantos for the next 7 years. Kag kung ma-survive mo, hindi ka magpamarka, kag mautod yung mga ulo, te, at kita yung matatod Japon sa langit, galing-galing, antos ka for 7 years. Kung wala ka pag-idiri sa siyang kalibutan, laban-laban, patay ka. Ito ko sa Hades, tinatawag nga Imperno. Yes. So, attend kita, attend ta? Sure nyo, matend ka mo. Kaya mga Israelites sila ang ginunang invite sa sining wedding? Banquet? Galing kay damo, rason, anay nga lapit na lang. Asa subong Israel? Asa subong Israel? Wala ginilagin baton si Jesus. Kasi hindi nyo ginpagsundon mga Israelites. Kaya sila na ang gin-invite, kag sila sa pastor, ready na! Tawagan na to sila! Pagtawag sa laka na ta. Sabat niya, hindi lang, may bakal ko nga lupa. Nakatatakari! Hindi lang. So yung kaduha, ginambalan man, amuman siya na, kag may rason man siya. Now, sa pagbasa ko ni, abi mo gawali si Pastor Ryan, ginawali yun ni last month. May mensahe si Pastor Ryan, parte siya na, house will be full. So ang ginabasa ko ni, nga ginabasa ko ni, tululuha ko sa nintindihan ko, la! Subo-subok yung istorya ba? Subo-subok yun siya. Kag i-paraphrase ko ni Liwat ha, kaya dali ko nadiskubrihan, nga ang gina-invite din nga ginahagad, balik sa may verse 15 bala. Sa may verse 15, sino na nag-operate? Okay, aray ko. Ang next nga verse, verse 16, blessed is the man who will eat. Tapos pag a certain man was preparing a great banquet and invited many guests. So damo gina-invite. Pag-abot sa may 18, palagot sa 18. But they all alike began to make excuses. The first said, I have just bought a field. Nang sige ko ni basa, i-paraphrase ko ni ha? Paraphrase ko ni? Ama ni natabuo? Pagkanto sa nga servant, i-paraphrase ko ni, basta lang ako ni siya na pagpapainsindi sa inyo, wala na dira, pero mo gini ang daw sitwasyon. Pre, laka na ta pre! Ready na ang banquet! Siling niya, hindi lang, may ginbakal ako nga field. Laka na ta gani! May ginbakal ko nga field. Bro, kasal mo ni! Kinlanto ko sa Bible, ang ginahagad na diri, ang bride mismo, ang bilog nga Israel, amo na diri ang bride ni God. Ang groom, amo ni tani si Jesus. Ang mga Israelites, hindi magpati nga si Jesus, alin sa Dios nga Son of God. Ang iba nagpalati, to the point nga nila magpati, ang ginlansang nila si Jesus sa cross, hindi sila kay Jesus. Tingin na-explicar si ni servant, lakad na ta! Hindi lang. Ikaduwa yung kapamano. Lakad na to! Sabat niya may ginbakal ako ng oxen nga ginaplaw. Imo ni kasal! Iplaw pa ko. So, huling yung katatlo, lakad na gani! Hindi lang. Nakasal na ko. Now listen, ginbusted sang Israelite si Jesus. Kung tulukon mo sa Songs of Solomon, si God ang lalaki, nga daw lalaki siya nga nagapangaluyag sa babayi. Kag kita daw ang babayi. Ginapangaluyagan kita ni Jesus, adlaw-adlaw. Ginbusted na ni God ang Israelite, sang Israelite si Jesus. Now, amunay, lantaw sa the song of verses. I think that's verse 21. The servant came back and reported to his master, then the owner of the house became angry. Nakikig ang tatay. And order the servant, go out quickly. Para maintindihan nyo, kay laban sa inyo, wala dito eh, doon mga 5 years ago, ginesplika rin ni Pastor Norman. Nga ang kasal sa Israel, lain sa Saturn, ang ila kasal, yaan mo niyo, luyagay ang bahay, kagang lalaki, pabalo sa ginikanan, pagkatapos pagpabalo sa ginikanan, nga madayon gin sila, mapakasal sila, okay, kontrata ang ginauna, why pa yung kasal, gina kontrata hay na. Pirmahan na isang kontrata antes ang kasal. So may istorya ang tatay, ang ginikanan, may istorya na, pero sige, dayon ang kasal. Mapakasal sila. So mahimo na isang marriage contract nila, kontratahay na, pero ay pakasal. Pagkatapos ang pirmahan ay, mapuli na sila sa balay. Ang babae, mapuli man sa balay niya. Ang lalaki, mapuli man sa iya kabalay. Ang tatay sang lalaki, amo ang maprepararar sang kasal. So preparahon niya ng kasal.
Ipabaluyo na sa tanan, okay, ang akong kabataan, naka-sign na sa contract, madeklarar ko kasan o ang adlaw sa kasal. So, hindi pa na pag-isugid kasi doon pa naman may paman-refrigerator mo. So, inang ipreparar, ano yung bilog ng banquet, ang ilahawon, kag kung ready na, pabalo na sa tanan. Maskin ang bata, ang lalaki, way nakabalo kung saan yung yung wedding digit, bala niya kung saan naman kung tata, pero madeklara niya ang tatay. Pagkatapos, pag ready na mabala ang tatay, oh, pabalo na sa tanan! Amunin yung adlaw, ang kasal, gamagaday yun na. Tapos, pabalo na sa tanan-tanan, amunin siya ng hagaday. Alay na! Digin pabalo ang Israelites. Sila ang kaslaslon! Dali na! Hindi ko kay may kaduan pa ko. Ilang ko may yoke of oxen ako. Ayan na ano ka ba nimo yaman? Kung ako yung serbanto? Ay ma! Ano mama? May iba na kung aging pakaslan. Ah, sakit-sakit. Sino di sa inyo, sa mga lalaki, sino di sa inyo kagi na busted? Hindi nila magbayaw. Mamuyan ka pa di karoon. Kasi ari pa din na pala. Ano ang feeling kung mabusted? Kaman nga ang naluyagan, mabala wala naluyag sa imo. Ang budlay bala sa inyo ang mababayi. Okay. Kay kagwapa sa inyo. Karami sa inyo. We love you. Wala lang mo kay intindi ko na ano abot sa amon nga kurason. Yeah. Inugay ka mo mabay, kagi man ka mo busted pa eh. Galing kay wala lang ka mo biga pangaluyag, mimong. Kayo ka mo bala mga girls ah. Kung hindi ninyo, wala na yun ang laki nga pangaluyag sa inyo, tingalagi ko sa inyo, mong. Tiyano na, ang sabat ba sa babae? Sa tuod lang bala, manami ka man nga lalaki. Pero ang ginasabat ninyo, kung hindi ka mo kuyon ba sa lalaki, gambot ang mo gininyo style yan. Manami ka man nga lalaki. Galing kay friends lang ta. Kung maghambal ang ina ka babae, kamo nga mga girls, kung nambalang kumasang lalaki, kaginal, crush mo siya, bala, crush mo siya. Mamba siya sa imo, friends lang ta. Good news, bad news. Ah, sakit, masakit. Kabudlay mabasted. Kasakit gid mabasted. So, ginis ang magulang ko. May isa ka lalaki, do soldado siya siguro, ka i-deploy na siya. I don't know, this is just a story. To Afghanistan or to Iraq at that time, siguro. Istorya mo lang. Nagambal gid siya sa iyang girlfriend. Siya malakat na ko. Siyempre, galing kayo naluyag ko sa imo, siya sulatan takaadlaw-adlaw. Sa ito nga time, may pa-email mo, sulatan takaadlaw-adlaw. So, naglakat siya sa gira, sulat siya adlaw-adlaw. I think for 1 year. Balaan mo ka nung resulta? Ha? Kaya ginamail ang sulat? Gabaton ginang babae, isang sulat. Kisa ginatingoban lang, tagtatlo-adlaw, kaysa lang mag-abot. Ginatingoban. Ang resulta, nagdayunay gid. Ang babae kag ang mailman. Hindi kay siya ganulungan na adlaw mo. Amakon mo na. Ah, masakit. Masakit. Ay, gakadlaw lang tabla sa buong, pero ga-wonder ko anong balatyago ni Jesus mo. Kay sila yung isang master, sila yung isang father. Kay hindi ang Israelites. Go, sila niya, out quickly into the streets and alleys of the town and bring in the poor, the crippled, everybody read this, ready, begin. The poor, the crippled, the blind, and the lame. Bayan mo kung sino na eh? Kitani. Kitani yung mga hindi Israelite. Kaya kung tulukon mo gin man niya, ang Israelite siya, mangkranon gin man niya. Kilala ka mo kay Steven Spielberg, Jew ina siya. Kakilala ka mo kay Zuckerberg. Nantawala sa mga ngalan nila, Israelite man na siya, sa tingin sa Facebook. Ang mga bilyonaryo sa Europe, mga Jews, kay balaan mo nga, ginabless sila ni God. Napangluyagan sila ni God, ginbless sila ni God.
Lantob lang armies ang Israel sa 1966 kontra ya Egypt, Libya, Syria, Iran, pila ka countries paggira daw Israel anum lang kadlaw. Amo na nga ni asang timpo sang paaway sang Iraq kag sang Amerika, paglusob sa Amerika, amo to nga ang Israel kabantay lang niya. Iso gadya sa istorya gani mag ahay kita ya. Nga mga kita ya, kita ni ang poor. Ang matapagira sa una, mag-agi kuno ang aeroplano ni Saddam. Saddam! Mag-agi ang aeroplano ni Bush. Kaya presidente mo, Bush! Di kaya itong presidente si Kure, magpadala si Kure sa aeroplano, kuri. Pigado. Poor! Nga, nag-poor kita. Lantawa tapat mo. Alam mo, ikaw na. Amo guapo na natura ya pro wen kwarta. May alaban yo tay lag. Kita ni. Nga manaw kay nagfeel kita sa loss of God. Ang mga Jews memorize niya nilang atong nga Genesis 6 ilang mga kaparian. Ah, hindi ko ka memorize. Well versed lang ko pero Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, ila na Deuteronomy, Torah na sa mga Jews. Alam na sila. Gina-follow nila. Kita niyang crippled. Ay, pastor, crippled kita. Oo! Kay man sa Torah, nagambaling hindi magkaunsang ang baboy. Kamo, gakaon baboy? Crispy pata. Leton. We fail in these laws of God. Nag-failure kita. Nantabla. Hala, sige, kinaunsang ang baboy. Sang crispy pata. Sang, ano na ganyan, pantat. Abdubado. Nga wala sang scales. Anong resulta? High blood. Stroke. Ah, kundi kitagid. Oh. Kitagid. Oh. Kitagid. O, oh, te. Mm. Kitagid. Oh. Sige, alta ka daw. Oh, bye-bye. Sila, may lalam, bro. Ito na to. Nag-una na siya sa wedding supper of the Lamb. Now, listen. Kita na ni ang hindi nga mga Israelites. Ginpinsa na lang ni Jesus kaya hindi natin ma-perfect ang law. Kaya hindi natin mahimo initanan. Si Jesus na lang ang nagbayad sa kasalanan nato. Kita gin pangulikan sila ni Paul. Sila niya sa mga Israelites siya. I have great anguish and unceasing anguish niya. How I wish sila niya ako na lang mapaimpirno ng hindi lang kamo kay hindi gali kamo mamati. Walian ta kamo parte kay Kristo sa pagigugma kamo gin pili sa Dios una kay kay bangon hindi kamo mamati. Masaylo ko diri si Peak sa mga Gentiles. Kita na. Pati na Peter, nga mayong balita, kaging warningan man ta ni Paul sa ni Pablo, hindi ka mo magpabugal yung mga Gentiles. Ha? Hindi ka mo magpabugal, kaya kung sila ganit, ginbugto sila sa Diyos. Na original sila ganit nga puno, gingraft lang kita sa ila. Amo na nga ang Bible, tani pa rin ni sila. Galing kay bangod, isang katigas ang ulo nila, dirin lang sila nagwali, kaya kita nga mga crippled, mga lame, mga blind, ahay ka pamati kita. Natawag mga tsura nyo. Kapamati. Ngaari ka mo disimong. Huwag mga mong ginabayran. Kamu maghahatag sa offering box kag. O, tilawan ta. Psst, puli. Kamutanin. Psst, puli na. Sina, malakat ta. O, kita mo. O, wala pala. Tapos ko na. Ha? Nga, huwag man. Iti aragid niya sa aton mong. Sa kapigaduhon na ito. Mangitagid niya sa Diyos mo. Tabuga bala. Tupad mo. Psst, buwato ko na. Nga man, aragid niya sa aton. Yung pagitaon ta ang Diyos kita ni. Galoyan sa Ginoo. So kita ginahagal sa kasal. Ang pamangkot ko subong basta doon ta si Jesus, hindi. Ginapangaluyagan kita sa Diyos adlaw-adlaw. Ang pamangkot ko maging pareho kita bala sa mga Israelites nga lansang taman si Jesus sa cross. Palanggaon ta si Jesus, hindi. Balan ko man. Ang palanggaon niyo si Jesus. Pero galing siguruhon niyo, gid. Ang pamangkot ko nga una kagina, ma-attend ka mo bala sa ning wedding banquet sa tuntun ni kita niyang klaslon. Ang bilog nga kalibutan nga magatuo kay Jesus, kita niyang bride. Si Jesus ang groom. Naari mga tatlo ka pala mangkutanon, kamo bala nga nag-attend sa full gospel sang last Sunday, kamo naging wali ko, laban-laban at madalagi ko mo. Ang tawa bala, kapila kami walihan sa Ginoo subong. Kamo subong nga pamati. Sabtan nyo na yung pamangkot. Unagin sabat nyo nakaginas ang positive. Will you attend? Sila nyo, yes. Ari ang three markers ka mga questions kung madayon kagin man. Number one.
Thank you for listening to Mission 316, bringing you closer to the Word.